Good morning mga ka-farmers. Today's video mag-ano tayo? Mag-abono tayo ng palay. So nandito yung mga abono natin. Nakakalat na no. Isishare ko lang po yung kunting kalaman dito sa ano, sa pag-abono. Mula po nung simula hanggang ngayon. So ito pong tanim natin ay itong nasa napaka-green na ito ay hybrid tsaka C18 na inbreed. Dalawa pong klase ng ano, palay na nilagay natin dito. So ngayon, naabon natin to kasi itong mga nakarang araw ay umulan. So naputol po yung pag-abono ko. Naabonohan ko na itong kalahati. Itong kalahati niya hindi. Kasi nga umulan na itong kahapon. Hindi natin naabonohan. So ngayon mag-abono tayo. At tingnan natin tong ano, itong tanim ko na hybrid. Kasi first time kong magtanim ng hybrid at ganito pala yung itsura ng hybrid na tinanim ko. So napakaganda po nung kanyang ano, paglago. Pero ang problema dito, medyo madamo. So ayan, at mag-abono na tayo. So ngayon, ang ilalagay natin na fertilizer dito ay yung 4600 urea. Tsaka yung 1620 na hinalo natin dito sa ano, sa urea. So itong nilagay natin dito ay lahat tat po ay dalawang bag na ano, 1620 at dalawang bag din na urea na 4600. So yun, pinaghalo ko. Tapos saka po iabono dito sa palay. Ito yung sikreto nakita ko sa pag-abono ano. Yung pag-ripe kasi, pwede ka na magbasal ng ano, triplica torse. Sa una bago maglipat tanim. Pag sabog tanim naman, hintay mo ng ano, 10 days. Pwede na siguro 10 days, magbasal ka ng triplica torse. Tapos sunod doon mga urea na, na ilalagay mo. And then after that, putas. Yun yung nakita kong ano, sunod-sunod na base sa pag-aaral po ano, dito sa paglalagay po ng abono. So dito sa palay ko, itong hybrid, first time ko maglagay. So makita nyo dito na maganda yung kanya namang mga gipi. Marami. Ang problema lang kasi nung tininim natin to ay kukunti yung tumubo. Kaya yung sinabog natin, kukunti rin. Pero makita nyo dito na iba po yung kanyang pagkaberde ng dahon compared dun sa mga inbreed. So yun po yung nakikita kong pagkakaiba dun dito sa hybrid talaga. So medyo ano lang itong ano, hybrid, medyo sensitive po sa pagpapatubo. Pag pinatubo mo talaga, kailangan tumubo lahat. Pag hindi, medyo mapapalpak yung pagsabog mo. Pwede ka rin magsugot. Pero mas mainam yung mapatubo mo talaga para maganda. So pag yung ripe naman, mas maganda na naman pag ripe. Di patanim. So yan, before pa tayo mabutan ng ano, ng ulan, mag-abono na tayo ulit. So kailangan din natin ng ano, ng itong face mask para sa paghagis natin ng abono ay hindi natin malangkap ang chemical. So yan, kailangan natin ng face mask. Tapos kailangan natin itong timba. Ito yung ginagamit ko sa pagsabog ng ano, ng itong abono. So yan, meron po siyang tali. Yan, susuot natin. So ganito yan. Yan, ganito yung tsura natin. Isabog. Isabog ng guano. So ganito yung pag-ano natin, pag-guano natin ng palay. Baka mga ganyan. Tapos, tsamo. Dapat makalat siya pag ano, pag nihagis mo sa palay.
Yan. Yan ang gusto mo tayo sa palayan. Yan. Dito kasi sa pag-abono, no? Dahil bago ano ko sa pagtatanim ng palay, ipinag-aralan natin mabuti para hindi tayo maano rin lugi sa pagtatanim ng palay. Malamang pag ito ay gulay, maganda sana. Dahil mas marami tayo alam konti dun sa pagtatanim ng gulay. Yan. Yan. Para sa pagtatapos po ng video natin, ano, itong mga dapat kailangan sa ano, sa palay talaga. Sa paggawa, no, kailangan ng tubig. So dapat to ay may tubig bago natin gunuhin. And then alamin natin yung ano, yung kung kailan pwedeng magguwano. Hindi basta magguwanong-guwano na lang ganyan para lumaki ganun. Mayroong tinatawag na PI, panic initiation, sa mga nag-aaral po. Tayo po kasi ay hindi po tayo nag-aaral. At nalalaman lang natin yung mga ibang ano, nag-aaral po ng pagtatanim ng palay. So, yun, may mga bagay tayo nalalaman tungkol sa pag-aabono. Ito ang dapat natin tandaan sa pag-aabono, no? Dapat po may tubig. Yan, may tubig po siya. At hindi naman gano'ng kataasan ng tubig. Maganyan lang mula dun sa kanyang roots o stem. Yan, makikita nyo. Ganyan. Kahit ganyan lang karami, pwede natin abonohan na. Tapos alamin natin kung kailan tayo maglalagay ng abono. Hindi po tayo lagay lang ng lagay. So, sa bilang pagtatapos po, no, ito po yung ang hybrid. Na ano, alam ko hindi masyadong kwan kasi 44 days na ito eh, pero makita nyo naman yung kanyang gipin, dami. Ayan, ito po ay sabog tanim, so napaka, ito po yung kanyang ano, mga dahon napaka berde. So kung pupunta natin yung inbreed, dito yung inbreed, pakita natin. So ito po yung breed natin, C18. Yan. At ito po ay may bilang na 123 days. Yung pong hybrid ay ano natin, hybrid natin, nasa 116. Yung baga dati Ilocano, Bayag. So mag-aabot din sila nito. Yan. Ito yung napagka-berde niya, no? Ibang-iba po. May ibang-ibang po dun sa hybrid. Yung hybrid green na green talaga. Ito may pagka-dilaw pa. Yung itsura niya. Makita nyo naman sa malayuan. Ito yung kwan natin, no? Hybrid. Katabi lang niya. Ayan. Kung kukumpirmo, yun, no? Malinaw-linaw. Ito. Super green. Ayan. Yung pagkaiba ng gipin niya, no? Titingnan niya, no? Yan lang yung gipin ng inbreed natin. Yan. C18. Compare dun sa hybrid, madami yung hybrid. So, ito yung palayan natin. Ito naman yung sa katabi natin, no? Naninilaw. Ito po ay may sakit po, no? At na-find out ko yung sakit niya na yung tawag nila ay blast. Blast ba ang tawag nito? Yung mayroong ano, yung parang kalawang
dun sa kanyang dahon. So ito mas grabe pa itong naninilaw nung last week kasi hindi pa naganuhan itong sa kanila. Naninilaw siya. Ito ay 401. Maganda rin kasi ang 401, ano, maani siya. Pero ganyan siya, magkakasakit. So sana hindi po dumapo dito sa atin kasi may nakita kong ganyan na part siya eh. At tinagapan ko na pangpunggus. Yan. Yan, nakapaka-verde, no? So yan, hanggang dito na lang po yung video po natin. Yung ginawa nating video tungkol sa pag-abono. So maraming salamat sa laging mga nakasuporta sa ating channel. Sa mga subscriber natin, no? Maraming salamat at dyan pa rin kayo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Ano po. Click mo yung notification bell para sa sunod na video natin ay ma-update ka. So ito po yung mga halong video natin. Rice farming, vegetable farming. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Objective Manalon. Bye-bye.